Yan, isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma ng Katotohanan ng Tagapag-usapan. At sa pagkakataong ito po, meron tayong new discovery po no, na gadget, application po dito sa ating cellphone. So, para ma-enhance po natin ang pag-project ng video, so, na-try po natin ngayon ito. Dito po tayo nagre-record ngayon sa bagong discover natin, no? New ST2024 na recording. At sa ngayon po mga kapatid ay magbibigay tayo ngayon ng pagninilay, no? Sa Ebanghelyo po na kinuha po kay St. Luke chapter 2 verse 22 to 40 na kung babasahin po natin sa wikang English po mga kapatid, ito po. When the days were completed for their purification, according to the law of Moses, Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord. Just as it is written in the law of the Lord, every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves or two young pigeons in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles and the glory for your people Israel." The child's father and mother were amazed at what was said about him, and Simeon blessed them and said to Mary his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted. In you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." There was a prophet, Anna, the daughter of Phanuel of tribe of Asher. She was advanced in years, having lived 7 years with her husband after her marriage, and then as a widow until she was 84. She never left the temple but worshiped night and day with fasting and prayer. And coming forward at that very time, she gave thanks to God and spoke about child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem. When they had fulfilled the prescriptions of the law, the Lord, they returned to Galilee, to their own town, Nazareth. The child grew up strong, filled with wisdom, and favor of God was upon him. My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yun po, no? Napakaganda mga kapatid ang atin pong ebanghelyo sa pagkakataong ito. Ay patungkol po ito, no, sa pag-offer po, no, sa ating Panginoong Hesukristo ng kanyang mga magulang si Mama Mary at si Saint Joseph sa templo, no? At merong binigyan po ng opportunity yung ating Panginoong Diyos na promise yung hindi ka muna mamamatay bago
baga, kailangan mo man nang makita ang bagay na ito. Kaya we are so very blessed sa pagkakataong ito because we are still alive, no? Hanggang sa marinig po natin ang good news, ang mabuting balita po na ibinibigay po sa atin sa pagkakataong ito. And this good news may be so magiging inspiration po para sa atin mga kapatid to continue for what we are doing, no, sa paggagawa po ng kabutihan, lalo-lalo na po sa pag-serve sa ating Panginoon in whatever aspect we are doing, no? Kaya hit na sa anuman po na pamamaraan na ginagawa po natin in our apostolate, sa ginagawa po natin. So sana po mga kapatid, pagpatuloy po natin ang mga mabubuting ginagawa po natin sa ngalan po ng ating Panginoon. And yun nga po no, mga kapatid, alam naman natin there's so many challenges na ating pong kinaharap. But imagine this and try to think of this, mga kapatid. Yung si Prophet Anna, no, na anak ni Phanuel, for how many long years na siya po ay nagtiis? At itong si Simeon, for how many long years also na naghintay? But they doesn't lose their hope. Yan. Palagi po silang umaasa at nananampalataya sa Panginoon na kung ano man po yung promise ni Lord ay talagang magaganap. Ito po yung pinapakita sa atin mga kapatid na basihan, no, na dapat tayo'y maging mapagtiwala po, no, sa salita ng ating Panginoon. Alam natin yung sinasabi po ng ating Panginoon Jesus Cristo sa John chapter 14 na sabi niya, siya ay mauuna at he will prepare a room for us. At sabi niya kasi, no, na kung ano yung sinasabi, kung ano yung ipinag-prepare niya sa atin, talagang matutupad po yun mga kapatid. Kaya huwag tayong mag-alala, no, huwag tayong masyadong mag-isip dito sa mundong ito, babalisa. I know that human as we are, no, talagang hindi natin maiiwasan yung mag-isip po tayo ng mga atin pong alalahanin. Yung kabalisahan po ay nasa sa atin. But hindi po tayo dapat mag-stick doon. No? Alalahanin po natin mga kapatid that all of that, no, ay dinadaanan lamang po. Hindi yan po permanent. We have permanent eternal, which is with God only. Kaya po, we should to stick to look for that goal na makasama po natin siya. Aanin po natin yung mga pinaghihirapan natin dito if, no? If mawala po natin yung pinaka most important. Katulad nito po, no, ni Simeon at ni Anna, no, Prophet Anna, they let go everything and serve God, no? Si Anna naman, prayer and fasting for how many long years, no, grabe. And then ito naman yung si Simeon naman ay grabe, no, nung makita ang bata talagang meron siyang ipinagbili, no, sabi niya ito ay magiging makakatulong, no? Ito ay kumbaga in favor for some people but not for some other ay against, no. Yan naman talaga yung nangyari po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo dahil noong siya po ay lumaki, no, nag-umpisa sa kanyang ministry, ay hindi po yun siya pumabor po sa lahat. Bagkos kung ano po yung mali, ang mali ay mali. Katulad ng nangyari po sa templo, no, kahit na siya ay nahuli lamang dito sa mundong ito, what I mean to say is yung pagkatawang tao niya po mga kapatid. But then because what is right, yun. Pinagtataob niya po yung mga nagbebenta ng mga hayop, yung mga money changer doon, pinagtataob niya. Dahil yun nga, nag-aalab ang kanyang puso upang i-defend ang katotohanan. I-defend ang simbahan, i-defend ang bahay ng Diyos. And so also, sana mga kapatid tayo ganun din po nang mag-aalab ang ating puso to defend sa bahay dalanginan po. Eh, katulad nito nangyari kay Anna at saka kay Simeon, grabe no? Nandiyan sila sa templo, no? Si Anna talaga yung pinaka grabe. Na 80
80 years, more than 80 years na yung kanyang edad, pero grabe, still serving the Lord. Tayo, ilang pa lang yung edad natin, ang dami-dami na po nating reklamo, ang dami-dami nating negativity, ang dami-dami nating mga pagdududa sa ating puso, sa ating isip. Pero ang atin, ang tinatanim po sa atin ng ating ebanghelyo ngayon ay positivity. Be optimistic, not pessimistic. Always think positive, no? Mga kapatid, katulad ng nangyari dito sa ebanghelyo, think positive. Kaya nangyari talaga dahil in positive way, tinitingnan ang bagay-bagay. Sana ganun po tayo mga kapatid. Always nating titingnan sa positive na pagtingin ang lahat ng bagay. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan magpakailanman. At huwag niyo pong kakalimutan to please always support and subscribe po yung ating YouTube channel. Share niyo rin po ang kaunting pagninilay po natin sa ebanghelyong ito. And also mga kapatid, no, please, please, please subscribe, support po yung PESMA Plus. Yan, mga kapatid natin dyan na samot-saring lugar po yung kanilang pinag kung saan mo po silang sa sandako ng mundo mga kapatid. So please support PESMA Plus at saka yung kay Brother Yor Balairos na YouTube channel at sa lahat po ng ating makasamahan na mga YouTube channel at sa lahat ng mga Catholic na naghanda pong i-offer ang kanilang sarili para po sa simbahan at para sa Diyos. May God bless us all at sana ay patuloy po kayo na magbahagi ng atin pong nalalaman.